Balita naman sa ating mga kapamilya sa Estados Unidos. Bukod sa mga protesta sa kalsada, aba, dinaan na rin sa internet ng ilang Filipino absentee voters sa Amerika ang kanilang pagtutol sa cha-cha. Mula sa San Francisco, California, nagpapatrol North America Bureau Chief Jing Reyes. Amerika, ipinoprotesta ang panukalang Constituent Assembly. At sa panahong ipinagdiriwang ang Philippine Independence Day, nangingibabaw ang panawagan para sa pagpapalit ng liderato sa pamamagitan ng 2010 elections. Sa Washington, D.C., nagprotesta ang maliit na grupo ng mga PhilAm sa harap ng Philippine Embassy. Kinakabahan sila, baka raw magbalik ang martial law sa Pilipinas dahil sa bagong panukalang baguhin ang saligang batas. We just have to show our kababayans back home that they're not alone. Mula Washington, New York hanggang California, maraming Pinoy ang naniniwalang pakanan ng mga kaalyado ng administrasyon sa Kongreso ang CONAS para palawigin ang termino ni Pangulong Arroyo. Parang nanganganib ng ating darating na halalan dahil baka hindi matuloy dahil bakit bigla na lang sumulpot itong 1109. Kaya ako ay nakikisa sa ating mga kasama doon sa mga nasa Makati na dapat mapigilan itong 1109. Sa Amerika, matumalma ng registration sa mga konsulado para sa overseas absentee voting, araw-araw naman may Pilipinong nagpaparehistro. Sa ngayon, nangunguna ang Los Angeles na may nairehistrong mahigit 6,000 botante. Sa tagal ko na rin hindi nakapag-participate ng pagboto, especially national to. So, saka mas interested ako doon sa mga uprising candidate. May two choices ako na nasa isip ko. This is the first time I'm gonna vote, so I'm going to be involved in my little area. Dinala na ng mga overseas Pinoy ang kampanya laban sa cha-cha sa internet. High-tech at connected ang mga global Pinoy. Kaya naman kahit malayo sa bansa, handa silang pigilin ang anumang hakbang na hahadlang sa pagdaraos ng 2010 elections. Jing Reyes, Patrol ng Pilipino, San Francisco.